Ayan guys, nakikinig ako dun sa kay L Shaft, no? So Tagalog na lang tayo, mahirapan ako mag-English. Hindi ako mag-English. Siguro mas maganda tulungan ang ating kababayan kaysa sa foreigner, diba? So ayun, ang bala ko i-share ay itong kay Airshoff, no? Sabi kasi nung isang ano, yung humahanga kay Airshoff, sumikat din naman siya, sumikat siya. Namatay ko pangalan eh. So anyway, so sabi niya, paminggan ko daw madalas tong audio na to, yung recording, audio recording ni Airshoff, no? Everyday. Bago ka mag-start ng kung ano-ano sa isang araw, no? So, pinakain ko naman siya araw-araw. Ayan, pakinig ako ng pakinig. Tapos nasawa din ako makinig, no? Naginto na ako. Tapos ngayon, meron siyang sinabi, may ano, in-apply ko yan sa trabaho, no? Kasi, ang sabi niya, kung iniisip mo ay mansanas, mag-isip ka ng bananas. Parang ganun. You can change your thoughts right away. Instantly. In a snap. Parang ganun. Para hindi ka... Kasi pag masama loob mo, diba? Yung sira ang araw mo eh. Masisira araw mo talaga. Pag... kasi... Kaya ka naman nag-iisip ng... Ito pala, kasi nag-iisip tayo ng negative, di ba? Yun ang nakakasira ng araw natin pag nag-iisip tayo ng negative. So, para sa akin, kapag nakaisip ka ng negative, contrary mo ng isang positive. Parang ganun. Yun ang solusyon. Kasi yung negative na yun, hindi mo naman sigurado kung hindi ka sure doon sa negative na yun. Eh. Di ba? So, gagawin mo siyang positive. Yung positive, hindi ka rin sigurado ito. Pero, I mean, at least gumana ang loob mo, di ba? Parang sa trabaho. Yung sa trabaho ko, ano? Sa trabaho ko, de... Merong madaling trabaho sa amin, no? Madali. Tsaka mahirap, no? So, biglang nagkaroon ng extra trabaho. Different work, no? Nagkaroon ng different work. Hindi siya related sa trabaho, regular na trabaho namin, no? So, merong magaan tsaka mabigat. So, edi nalagay ako sa magaan. Kasi sinashuffle yun, hindi naman everyday magaan, everyday mabigat. So, sinashuffle para hindi masawa yung mga trabahador, no? So, ayun, nalagay ako sa magaan. Tapos, bigla akong pinulaut ng amo ko. So, pinagawa sa akin yung trabaho na unusual. Hindi naman siya yung talagang laging ginagawa namin. So, nung pinagawa niya yun, pumasok na yung negative thoughts. Pambihira, oh. Yan na sumira ng araw ko. Kasi mahilig din ako sa ganyan. Eh. Sabi nga ni Airshoff, we were born to think negative. Yan ang human nature ng tao. Yan ang nangyayari. Iisip tayo talaga ng negative. We're living in a negative world, sabi niya. Which is totoo yun, di ba? So, ayaw ko sa ibang tao, pero ako talagang nag-iisip ako ng negative. Pala-isip ako ng negative. So, hanggang pag yung negative, sisirain ang araw mo, sisirain lahat ng pag-iisip mo, papangit ang araw mo, masisira araw mo, yun. So, para makontra yun, iisip ka ng positive. So, edi iniisip ko, no? Sabi ko, naku, hindi pwede ito, maghapon ako mag-iisip na ito. 8 hours ako mag-iisip ng negative. So, sabi ko sa sarili ko, ginagawa ko ito ng paraan. So, nakaisip ako ng positive. Sabi ko, siguro kaya ako pinulat ni Amo dahil
ako yung isa sa pinakamagaling na trabahador na kaya kong tapusin itong trabaho. Alam niya tatapusin ko itong trabaho na to. Sabi niya kasi sa akin na tandaan ko eh. Gusto ng boss ko to na, sabi niya sa akin. Gusto ng, yung big boss namin, gusto ng boss niya daw na tapusin namin yung trabaho na yun. So, yun ang sinabi niya sa akin. So, yun ang nag-additional pa sa positive thinking ko. Na, ayun, kaya ako pinili dahil, kaya akong tapusin yung trabaho. Which is natapos ko naman. So, ang negative doon, parang iisip ako na, ba't ako pinili nito? Pambira, kung kailan magaanang trabaho, kung kailan magaanang binigay sa akin trabaho, tapos saka niya ako ilalagay sa gantong hindi magandang trabaho. So, yun ang negative thoughts ko na nasisira ang araw ko. Yun ang negative thoughts. So, ayun. So, yun ang solusyon. If you're thinking about apple, think of bananas. Parang gano'n. Change it instantly. Marami din nagtuturo niya na gano'n lang gagawin. So, helpful yun. Helpful. Kasi, gumanang feeling ko nung inisip ko yun, ano, nung binago ko yun. Siguro nakakasang oras pa lang ako nung kaisip ng negative note. Tapos pumasok itong positive sa isip ko na ito pala solusyon eh. Na wala na. So, naghihintay pa ako na mag-isip ako ulit na isa pang negative. Wala na pumasok. Yun ang kagandahan doon. Inaantay ko, baka makaisip na lang ako negative. Wala na ako maisip na negative. Yun lang. Yun lang ang, at least na pinatay niya yung negative ng positive. Ayan. Yun ang gusto kong i-share. Pero yung negative, hindi naman all the time eh, masama siya, di ba? So, kinontra na naman. Hindi. Ay, sabihin ko, sabi ng iba naman, yung negative ay minsan tumutulong sa atin para in a different way to, no? Halimbawa, eto, bigay tayo ng scenario, no? Halimbawa, nakikipag, may nagaya siya ng inuman, no? Inuman. Eh, sa isang lugar na, alam mo naman, maraming ano, di ba? So, para, minsan, mag-isip ka ng negative, no? Ako, pupunta ako dun, baka mag-bug lang ako dun dahil sa lugar, no? Ganon. So, yun, minsan, nakakaiwas tayo sa trouble dahil dun sa ganong negative thoughts. So, yun ang example ng ano, good negative thoughts, siguro yun. Pero pwede mong pasukan ng positive thoughts yun, di ba? Pasukan mo ng example. Eh, teka, isipan natin ng positive yun. No? So, pagpunta mo dun, so, pwedeng makakilala ka ng doon sa inuman, pwede kang makakilala ng inimbitang manager, no? Diba? O, pwede kang ma-promote. I mean, pwede kang ma-hire as, halimbawa, wala kang trabaho, tambay ka lang. So, nakakilala ka ng yung naging bisita ng pupunta mong inuman, eh. Merong ano, merong manager, no? Inimbitahan. So, possibly kang mapasok sa trabaho dahil pupunta ka dun sa, ayun lang, gano'n lang. Yung kung gusto mong kontra, eh. Pero kung wala namang katutunguhan yung inom at alam mo masama, siguro huwag nalang ang galang kwento ko, no? Sensya na, puyat eh. Tinan nyo naman ang oras. Oras to. Tinan nyo yung oras, no? Talala. 12:42, di ba? Wala na tayong time para... Ay, teka, magdadasal muna ako. Nandito tayo simbahan. Moment of silence. Salamat ako sa araw na to, di ba? Every day is a special day. Be thankful for each day na nabubuhay ka, no? So, tsaka sabi ko, number one po ang health, second na lang po ang wealth. Yun talaga importante. Ang health. So, alagaan natin ang sarili natin. Itong shift ko, maganda na to kasi ang shift ko na to ay hanggang 12:30. So, makaka-uwi ako 1 o'clock. Tapos gano'n po yan. Hindi kagaya nung magna-night shift ka, no? Talagang
mahirap ang night shift, masisira ang katawan mo sa night shift. Lalo na mahirap kang matulog. So anyway, cancel na natin yung usapan na yan. Tapos na po ang aking kwento. Ang aking, I want to share that one to all of our kababayan. So maybe makatulong sa inyo yan. Or kung meron kayong naiisip, share nyo sa akin. Kung hindi maganda explanation ko, share nyo sa akin at ulitin natin. Ipapaliwanag ko ulit sa inyo kung paano. Pero maganda nga itong, i-share ko din sa inyo kung meron namang video, hanapin nyo na lang. Doon, binigay akong link tungkol dun sa kay Airsoft na. So maganda siya mag-explain. So may kapupuntahan kung makikinig ka sa kanya. May kapupuntahan ng buhay mo. Tsaka may isa sang technique magic para maging puro blessings ang mangyayari sa iyo. Kung gusto niyo malaman 'yon eh i-PM niyo lang ako, no. O kaya post diyan sa mag-post kayo sa akin si Baba. Bye.